Hey, 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 it's Ty, and welcome back to my channel. So for today's video, meron tayong brand new episode of Taste Test by Ty. And napansin ko lang na every 2 weeks ako nag-upload ng video. It's been 2 weeks since nag-release ako ng bagong video. And yun nga, kasi nga medyo hindi nag-release ng mga bagong product yung mga fast food chains or cafe or coffee shops na mga gusto ko. Hindi sila nag-release ng mga bago, kaya wala akong ma-taste test sa inyo. Eh, puro ganun lang naman yung contents ko. Kaya medyo limited yung mga videos natin. Pero for sure naman, once nag-release yung mga yan, eh, i-video ko sa harap nyo. And for today's video, ang iti-taste test natin is the newly released drink from Starbucks, which is yung Jasmine Clementine Oolong Pearl with Bloody Orange Pearl. Yan. Kung mapapansin nyo, sobrang refreshing ng kulay ng drink. Parang drink pa lang, ay yung kulay niya pa lang, nakaka-refresh na sa mata. And let's see if nakaka-refresh din siya talaga. Yan. And I like the color. Parang orange and then medyo reddish orange itong baba. Yan, sa itsura pa lang refreshing na. And let's see, or let's taste if refreshing din tong drink na to. Kaya if interested kayo malaman yung comments and thoughts ko about this, just continue watching. And before we start this, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button para notified kayo whenever I upload a new video. And comment your video suggestions. If meron kayong gusto makita sa channel ko, just comment it sa comment box below. And if accessible sa akin yan, and trip ko yan tikman. Talaga nga naman, titikman natin. I-comment nyo lang sa comment box below. And also follow me on my other social media accounts. Pa-flash ko na lang sa screen yung handles ko. But without any further ado, umpisa na natin ang taste test. If mare-remember nyo, yung last time na tinaste test ko is Jasmine Clementine Pure Matcha. I mean, last time na tinaste test ko sa Starbucks, yung Jasmine Clementine Pure Matcha. Pero this time, oolong naman siya, tea naman. Jasmine Clementine oolong, so wala nang matcha. Baka magka-confusion lang kasi pareho yung tinaste test ko. Pero ito, iba itong drink na to doon. So this is 195 pesos. For venti size, so tikman na natin if it's refreshing. Pero sa kulay talagang refreshing siya. And also exciting sa drink na to is yung Bloody Orange Pearl. Sobrang fan ako ng pomegranate pearl nila, yung hibiscus tea with pomegranate pearl. Sobrang na-enjoy ko talaga yung popping pearls na yon. Pero this time orange flavor naman siya, hindi siya pomegranate. So tikman natin if mas solid to kaysa dun sa pomegranate pearls. So, tikman na natin. Yes! Sobrang enjoy talaga yung mga popping pearls. Pero try natin siya ng walang popping pearl. Yung pinaka, ano lang, Jasmine Clementine Oolong. It's now time for my comment para dito sa newly released drink from Starbucks, which is yung Jasmine Clementine Oolong Pearl with Bloody Orange Pearls. Ayun, medyo ubo-ubo tayo for today's video. And sorry if merong background noise na hangin kasi sobrang init ngayon dito sa Pilipinas. I don't know why. Siguro magsa-summer na dito. Pero ngayon pa lang ang init na. February pa lang ang init na. Kaya sorry if may parinig kayo background noise. So balik tayo dito sa drink na to. For this drink, yung color niya refreshing and the drink itself ay refreshing din. Tamang-tama sa panahon ngayon, ang init-init sa labas. And I think if bumili ka na to, mare-refresh ka talaga. Yung lasa ng pinaka Jasmine Clementine Oolong is orange siya, orange na medyo
yung aftertaste, di ba pag uminom tayo ng mga tea or mga fruit teas, yung aftertaste talaga na medyo yung lasa ng tea. Ayun, sa una, matamis siya, lasang orange, and then may aftertaste na tea, which is normal kasi ganun talaga yung mga fruit tea. And what I love about this drink, is tong pearl. This is the winner of this drink. Tong pinaka pearl, tong bloody orange pearl. Medyo maasim yung mga pearls na to, kaya nagustuhan ko rin. Alam niyo naman ako, sobrang fan ako ng maasim na drink or pagkain or kahit anong maasim, basta fan ako noon. And this pearl is the bomb. Sobrang sarap niya. Malalasahan mo pa rin naman yung orange, pero more on yung tangy na orange, which is sobrang sarap, sobrang solid, and sobrang nag-enjoy talaga ako pag pag nagpop-pop siya. Yung paghigop mo, meron kang ipop-pop. Yon, sobrang enjoy yon. And ayun, if talagang siguro perfect bilin to pag hapon, para refreshing talaga, since yung panahon sa atin ngayon is napaka-init. Kaya sobrang solidan ako sa drink na to kasi init na init ako ngayon. And nakaka-refresh tong ininom ko. So, yun lang yung masasabi ko dito sa newly released drink ng Starbucks, which is yung Jasmine Clementine Oolong with Bloody Orange Pearls. It's now time for my rating para dito sa newly released drink ng Starbucks, which is Jasmine Clementine Oolong with Bloody Orange Pearls. So, may ubo din ako kaya medyo ganito yung boses ko. Hindi buo yung boses ko. Sorry agad. So, para dito sa drink na to, bibigyan ko to ng 9 out of 10. So, sobrang refreshing. And I think this is a limited time drink. Kaya kailangan sumugod na kayo sa nearest Starbucks. I don't know nga why hindi pa siya sinabay dun sa mga New Year drinks nila. Yung ayun ngayon, Jasmine Clementine Pure Matcha. Tsaka yung Dolce... ano yun? Basta yung Dolce Latte yata yon, Hazelnut Dolce Latte. I don't know, but hindi pa sinabay to doon. Siguro hindi match doon sa mga line na yon. Kaya medyo late nila ni-release. Pero it's worth the wait. Worth the wait talaga. Medyo kahit late siya, okay naman. Sobrang solid na to. So, that's it for this episode of Taste Test by Thai. And if you do enjoy watching my video, or kahit hindi nyo yan na-enjoy, you know the drill. Like, share, subscribe, and click the notification bell button para notified kayo whenever I upload a new video. And follow me on my other social media accounts. Flash ko na lang sa screen yung handles ko. Nahirapan ako magsalita. But for now, this has been Thai, and I will see you guys on my next one. TY!